Mga ka-teammate, Jackpot ang Ginebra sa dalawang solid player na ito. And Scotty Thompson, dapat na bang ibalik sa Gilas Pilipinas team? So yan nga po mga ka-teammate, ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Enrico Angsioco, Agub Matthew James C., Russell Santos, Anthony Lucky Allon, Mark Eason Araula, Agub Matthew James C., Gideon De Leon, and Romeo De La Fuente. So pag-usapan nga muna natin itong PBA best rebounding guard in the league na si Scotty Thompson from Barangay Ginebra San Miguel. So bakit nga ba hindi napapansin itong si Scotty Thompson pagdating sa International League? So bilang opinion nga natin rito noon pa man, oo pwedeng hindi pa siya mapansin. Pero sa ngayon yung game niyang ginagawa ngayon sa PBA, siguradong marami ang makakapansin sa laro nito pag nagkataon lalo na sa ibang bansa. At alam naman natin isa nga ang Japan sa mahilig kumuha ng Asian import lalo na nga rito sa Pilipinas. Pero wala naman tayong sinasabing kukuhanin to. Pero sinasabi natin rito na pwede siya sa international stage dahil nga sa laruan nito. Dahil kung mapapansin nyo, bibihira sa tulad ni Scotty Thompson na guard ang maging isang rebounder. Kasi familiar tayo pag tinawag na guardian, taga-timonya ng player, taga-set up ng play, taga-assist at taga-gawa ng opensa. Pero ang iba nga sa guard na si Scotty Thompson, lahat ng yan meron siya. At ang maganda pa sa kanya or sa kakayahan niya, guard rebounder siya. At bukod dyan, mas na-improve pa nga rin niya yung kanyang shooting mapa inside man or outside. So dumirekta nga tayo. Familiar naman siguro kayo na nakapaglaro na noon sa Gilas Pilipinas itong si Scotty Thompson. Kaya lang, di nga masyado nabigyan siya ng exposure kaya siya di gaano kaputok ang pangalan pagdating sa Gilas. So si Scotty nga kung tutuusin, di pa siya masyado hinog noon. Pero ngayon, hinog na ito na pupwede ngang isabak sa mga bigating mga game lalo na sa mga international game. So alam nyo bang di man pala ganong kahaba ang minuto ni Scotty sa court suot ang jersey ng Gilas noon ay nasabihan nga itong sapat ang presensya dahil na nga sa sipag nito sa depensa at mga offensive rebound. So kung noon pa man napansin na pala itong si Scotty Thompson sa Gilas, sana mabigyan nga muli ang player na to ng tsansa na makitang makapagsuot muli ng Gilas jersey para sa bayan. Dahil yung laro nito all out at walang kinatatakutan. Kung dito pa nga lang sa PBA mga import na kanyang kinukuhanan, mapalikod man yan or harap kanyang sinisikwatan. Kaya naman, ano sa palagay nyo at opinion nyo mga ka-teammate? Ano ang opinion nyo rito? Dapat na nga bang isali or isama sa pool ng Gilas ang isang Scotty Thompson? So kung may opinion kayo rito mga ka-teammate, write your comment down below at ating pag-uusapan at papasadahan yan. At about naman tayo rito sa dalawang manlalaro ng Ginebra na noon pa man hanggang ngayon kabilang pa nga rin talaga sila sa bumubuhay para sa team ng Ginebra. So ito ngayon walang iba kundi si Japet Aguilar and LA Tenorio. So alam nyo ba mga ka-teammate na isa ang tandem ni LA and Japet sa napakagandang panoorin? Dahil dito mo nga makikita yung pagiging matalino at matinik na gwardiya ng LA Tenorio. At dito mo man rin makikita kung gaano ka-athletic ang isang Jackpot Aguilar. At sa totoo lang mga ka-teammate, since nang magkasama sila dito sa koponan ng Ginebra, dito nga po nag-matured ang tandem nila. Yung LA na sabing magandang kombinasyon para kay Jackpot dahil sa pagiging mahusay nito sa pag-set up ng play, mapa-alley-oop man yan. At yung Jackpot naman magaling bumasa ng gagawin ng isang gwardiya gaya na LA. So sa tingin pangalang or tinginan pangalang nila, alam nila ang mga gagawin na.
Kaya naman, isa ang mga players na to or tandem na to sa talagang pinagtitiwalaan nitong si Coach Tim Cone. At sa totoo lang mga ka-teammate, jackpot ang Ginebra sa dalawang ito dahil nga mas napapadali rin yung play para sa teammates nila. At kung mapapansin nyo mga ka-teammate, sa huling mga laro nga nitong dalawang manlalarong ito, ay mapapansin nyo nung pinagsabay nga ulit si LA and Jappet, lumabas nga muli yung angas ng Ginebra. So ngayon mga ka-teammate, si Jappet Aguilar nga po ay nag-a-average sa Ginebra per game ng 30.78 points per game, 6.33 rebounds per game, and 1.11 assists per game. Samantalang ito namang sa LA Tenorio, nag-a-average naman ito ng 10.67 points per game, 3.44 rebounds per game, and 5.00 assists per game. Kaya naman mga ka-teammate, hindi mapagkakaila na mapalad ang Ginebra dahil sa kanila nga nabuo ang tandem na ito. Dahil kung mapapansin mo, solid talaga silang dalawa at fit na fit sa sistema ng Ginebra. So eto nga lang po muna mga ka-teammate, ang ating sports pasada. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Enrico Ang Shoko, Agub Matthew James C, Russell Santos, Anthony Lucky Allen, Mark Eason Araula, Agub Matthew James C, Gideon De Leon, and Romeo De La Fuente.